Hi! Good morning, good afternoon, and good evening. It's me, Mark Ferguson. So, for today's video, katapos ko lang maligo as your host naman, i-share ko lang sa inyo kung paano ko ginagawa yung foundation ko. Since, ewan ko, napaproud lang ako sa paglalagay ko ng foundation kasi hindi siya nagki-cake all throughout the day. So, share ko lang sa inyo kung paano ko siya ina-apply and kung ano-ano yung mga techniques na ginagawa ko. So, just skip. Hey, char! Kung gusto niyo malaman kung paano, just skip on watching. So, syempre, kapag mag-a-apply ka ng foundation, kailangan may moisturizer kineme ka. At yung moisturizer ko ngayon, inagihingalo kasi hindi ako pinapasok sa Mercury Drug kasi wala akong face shield. So, ayan. Nalagay lang ako ng moisturizer. Every time na nagfa-foundation ako, pinag-mix ko itong dalawa. Amazing! Maybelline shade na 220 and 330 kasi kapag ginamit ko lang yung 220 alone, kapag may flash, awu siya tignan. Yung tumulto channeling. So, pinag-mix ko lang silang dalawa. Ito palang ginagawa ko is, yung normal na ginagawa ko every time na nag-makeup ako, since I have a very, very, very oily skin, kailangan talaga na matte channeling yung ginagamit kong foundation. So, ba't ko naisipang gumawa ng ganitong content is that, ayan, darating na yung trend. Yung namimiss niyong trend. Oh my God, alam ko namimiss niya yung trend. So, sabay-sabay natin pakinggan ang alog-alog. So, bakit ko nga ba ginagawa tong content na to? Kasi, ganda lang siya. Siniswipe ko siya. Diba ang dark niya? Tignan. Pero magbe-blend in yan sa skin ko later. So, gumagamit ako muna ng brush. Then, ididip ko ng onti dun sa product na meron ako sa dito. Then, paganto. Dab-dab muna siya. Paganyan muna siya. Tapos, nilalagyan ko na agad dito sa noo, tapos biniblend ko siya in a circular motion. Tapos ganyan, after ko siya iganon, idudab-dab, ginaganto ko na siya, biniblend ko siya sa circular motion. So, yan. Bakit ko nga ba ito naisip gawin is because, nag-event coordinator kasi ako sa mga wedding, ganon. Hindi naman sa hini-hate ko or may sinasabi ako or may basta may issue ako sa makeup na ginagawa nila. Kumbaga kasi may mga makeup kasi yung mga bride na sobrang, alam niyo yun, sobrang kapal ng foundation. Ay as in yung makikita mo nang nagki-cake. Although yes, naiintindihan ko naman na kailangan siya mag-last siya all throughout the day. Pero ang ano kasi, ang tawag dito, tignan na kapag may nagka-crack, especially dito banda. So, iba't iba naman tayo ng pag-a-apply ng foundation. Pero yung akin kasi ganito, lalo na yung last event ko, grabe yung pagkikake na nangyari dun sa bride. As in, legit, cake na cake talaga. As in, makikita mo yung pagbibiyak-biyak, pagbibitak-bitak ng foundation. So, pag nagpa-foundation naman kasi ako, hindi ako nagpo-focus ng bongga sa coverage. Kasi, your imperfections will make you more perfect. Yun yung magpapaganda sa'yo, lahat ng impurities and imperfections mo. Yan, hindi ako masyadong nagbobonggang-bonggang foundation na foundation di talaga, na cover talaga. Kasi na-realize ko na the more na mas marami
na mas maraming foundation yung nilalagay mo, the more yung tendency na nagki-cake siya. So, eto, ginagawa ko. Ganda rin yung ginagawa ko sa tita ko kay Ate Besh. Yun, example, dry skin siya, pero maganda siya. Amazing! Hindi. Dry skin siya, pero ang ginagawa ko sa kanya is, di ba, nandito yung foundation. Alam na, sir. Ito, nabasag. Nasistress ako. So, kunyari, eto, foundation to. Nandito yung moisturizer. Then, ididip ko muna sa moisturizer, then foundation. Tapos, saka ko ilalagay sa mukha niya. And it works naman. Tapos, naglalast din siya all throughout the day. Hindi siya nagki-cake. So, mas manipis, mas okay. Okay lang na may makitang imperfections mo dyan, na may makitang blemishes mo dyan, na may makitang pimple marks mo dyan. Wala eh, kasi nandyan na yan eh. Ang ano lang dyan is accepting your imperfections. Ako kasi, eto ah, walang ka-plastika. Nagka-foundation ako para lang wala. May base lang, may makapitan lang, swear. Totoo. Para lang may makapitan yung mga product yun eh. Saka, maano rin yung color ng skin ko. Gusto ko kasi yung medyo tan. Parang kanya, no? Tiga mo. Tan, kineme siya. Tapos mamaya, mag-mix na din siya sa skin ko. So, ayan, yung mga blemishes pa rin ako dyan na nakikita. But it's fine. Okay lang. Wag lang mag-cake. Diyos ko. Makita na lahat ng impurities mo. Wag lang makita yung Diyos ko. Yung nagbibitak-bitak. Kasi yun nga. Tapos after nun, biniblend ko pa rin siya using beauty blender. Basa to ah, basa. Tapos dinadabdab ko siya sa face ko. Tapos yan, ganyan. Kasi may mga, yun nga, yung sinasabi ko sa inyo. Dun sa event ng ninong ko, pwede niyo siyang kunin as event coordinator. Lalagay ko na lang dito yung Facebook page niya. Sobrang galing niya mag-host. Walang ka-plastikan, walang keme. Totoo. Hindi porket ninong ko siya. Hindi. So, ayun. Balik tayo dun sa makeup. Ano kasi, alam ko naman na maraming techniques on how to apply foundation. Pero ito yung akin. Though oily ako, kaya ganito yung ginagawa ko. Pero naglalash siya throughout the day. Paulit-ulit ako. Tapos yun, may nakikita nga kasi ako na ano, na bride na nagki-cake yung dito banda sa gilid ng ilong. Tapos yung dito, ayun na, yung dito niya nagka-crack. Hindi ko alam kung ba't nagaganon. Siguro naramihan yung foundation. So after ko mag-foundation, nagka-concealer na ako agad. Usually lighter shade naman talaga yung concealer para highlight yung under eye. Pero hindi ganun kabongga. Ganyan lang, malagay mo lang siya. Kasi, Diyos ko, dahil 2021 na, mas natural, mas better. Tsaka mas simple, mas bongga. Tapos, sa ilong, dito sa baba, dito sa noo. Kung sa noo ko, hindi ko alam kung ba't nilalagyan ko. Trip lang. Hindi ko alam yung purpose niya ni, pero sabi nila para daw may illusion kineme. So, yun, i-blend ko muna siya gamit itong middle finger ko. Tapos after niyan, i-blend ko siya using this stippling brush dito, pag gano'n. Tapos, idadab ko siya along with the foundation para magsama sila. Ganyan. Then, yung mga natitira, i-blend ko na lang using sponge, idadab-dab ko. And tapos, ano o? So, inuulit ko lang ha, itong videong to, hindi para anuhin, magmaldita, magmagaling, magmarunong. Siyempre, mga makeup artist na yon, so, mas alam nila kung ano yung gagawin. Ang concern ko lang is yung cake ba? Tsaka, napansin nyo, hindi ako masyado naglagay ng foundation sa ilong kasi sobrang oily nung ilong ko. Kung maglalagay ako ng more foundation sa ilong ko,
Maano siya, sobrang oily talaga, as in. So, yan. Usually, di ba, after nyan, naglalagay ng press powder. Yung gantis. Ganto. Ako, hindi na ako nagaganto. Mag-aano lang ako. Loose powder. Ito na lang agad-agad nilalagay ko. Nagbe-bake ako agad. Kasi ako talaga yung taong ma-eyeshadow. Amazing! Mawala na lahat, wag lang ang eyeshadow. Kasi yung eyeshadow kasi nagpapabuhay ng mata ko. Parang mas buhay siyang tignan. Wow! So paglalagay ko naman neto is under eye yung target. Tapos pataas din. Yun yan. Pag ganun. Tapos kabila. Then eto. Para kunyari matangos yung ilong. Amazing! Wow! Tapos yung ito. Sa baba. Tapos ito. Kasi sobrang oily talaga ng face ko, as in, kapag hindi ko to sinet, Diyos ko. Kailangan magtulong ng mga matte foundation para sa oiliness ng aking pagmumukha. Tapos ano, oh, yan, dyan ko lang siya sa center nilalagay. Ganyan. Ganyan lang ako mag-base. I mean, eto lang yung routine ko sa paggawa ng aking base. Ayan lang. So, mamaya, magpapakita ko ng picture ng kada oras. Kunyari, after 1 hour, 2 hour. Para lang makita nyo kung magki-cake ba siya or hindi. Hindi ko siya gagalawin na hindi ako magbablot. Hindi ako magdadagdag ng powder. Kumbaga, kapag sobrang oil na, siyempre, magbablot ako ng onte kasi ang pangit naman tignan. So, ito na yung natapos kong look. For sure, napanood nyo na naman kung ba't ganito yung makeup ko, naka-tube ako ah. Baka sabihin nyo lang. Naka-tube lang ako. So, baka sabihin nyo kasi wala akong damit. Share ko lang. So, eto na yon. Eto yung look na nagawa ko. For sure na napanood nyo yon. So, eto yon. Eto yung ginamit ko yung base na yon dun sa look na ginawa ko. So, sana mapanood nyo. Link down ko na lang sa baba. So, yon. Update ko na lang kayo throughout the day. Or after, or kaya kapag gabi na lang, magpipicture na lang ako. So, yun. Thank you for watching. That's it for today's video. Don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to hit the notification bell para update ka sa aking next upload. Bye! Uulitin ko lang po ha. Hindi ako galit or what. Share ko lang yung knowledge ko. Or share ko lang yung paraan ko ng pag-apply ng foundation. Wala akong hini-hate or what. Wala. As in wala. Share ko lang. Bye!